초콜릿은 달콤해 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 오렌지는 상큼해 상큼해 상큼해. Hello guys, welcome back to my channel. It's me, Simply Amore. And for today's video guys, so yung isi-share ko sa ngayon sa inyo, isi-share ko ngayon sa inyo yung mga bawal sa buntis at mga dapat kainin or mga ganyan. So, based on my experience, charot ba? So, sa mga baguhan pa lang na buntis, mga first, sa kanilang first trimester, first 3 months trimester, diba? So, I will be sharing you guys mga dapat nating iwasan, charot. Mga dapat nating iwasan while tayo ay buntis, lalo na pag nasa stage tayo ng first trimester or first 3 months, kasi it's very ano kasi yan, crucial, and pwede pang maano yung baby. So dapat ingat-ingat tayo at mga dapat nating iwasan yung mga pagkain na bawal at mga kailangan natin munang iwasan while tayo ay nagbubuntis, diba? So sa mga bagong mommy dyan, ayan, so I'll be sharing you guys tips para maiwasan natin yung mga posibleng mangyayari na makapag-ano ng baby, di ba? So, ayan. Let's start with. So, base lang din ito sa research ko, guys. And meron naman tayong mga nalalaman sa mga mas nakakatanda sa atin yung may mga experience na sa pagbubuntis. So, meron silang na-advise sa atin. And iba kasi yung ina-advise nila. Meron ding pareha, pero iba din kasi yung nag-search ka sa mga dapat mong iwasan sa Google or sa YouTube, kasi meron ganyan nag-share sila, diba? So, based on my research, sa Google lang to. So, yung first na dapat iwasan natin pag tayo ay buntis, lalo na pag first trimester or our first 3 months, is yung pagmasahe. Ayan. So, pagpapamasahe is siya pwede sa nagbubuntis pa lang. Kasi, lalo na yung part na, halimbawa, yung dito sa abdomen natin or malapit sa ating chan or abdomen, kasi bawal siya, guys. So, yan yung isa sa na-search ko na bawal talagang magpamasahe while tayo ay buntis. Bawal yung magpamasahe tayo. Lalo na yung matres na baba daw yung matres mo. So, yung iba nagpapamasahe, sa Bisaya pa, nagpahilot sila para yung matres nila is tataas, hindi bababa. So, I think, but it's bawal. Bawal yan. At ipinagbabawal yan sa OB-GYN na gagawin ng buntis. So, ayan. So, tayo mga mommies, dapat tayong hindi magpamasahe while we are pregnant. So, ayan. And the second thing is mga produktong gamit natin sa bahay, yung panglinis. So yung mga panglinis na sa banyo, sa floor natin, ganyan, kasi meron siyang dalang chemical na yung amoy niya, yung iba kasi mataas yung high content ng mataas kasi yung content. May iba kasing product na mataas yung content ng toxin or chemical. So, ipinagbabawal talaga siya sa mga buntis. So, yan guys, dapat nating iwasan yung mga ganyan kasi meron siyang dalang chemical. So, it's better na i-check muna kung bibili ka ng mga produkto na panglinis sa bahay. So, dapat muna nating i-check yung level ng produkto para maiwasan naman natin. So, it's bad sa mga buntis. And maamoy kasi natin yun. So, it's very bad. Ayan. So, pangatlo. So, pangatlo guys na dapat nating iwasan ay yung mabigat na ehersisyo. So, pag-exercise, mabuti naman siya sa katawan, diba? So, malaking tulong yung pag-ehersisyo sa ating katawan. Pero pag tayo po ay buntis, lalo na sa first trimester natin, kailangan muna natin siyang iwasan. Kasi pwede pang malaglag yung baby kasi bumubuo pa lang yung baby sa chat natin. So, hindi pwede na nag-ehersisyo tayo. So, dapat na konsulta muna tayo sa doktor bago tayo gagawa ng mga ganyan na
ehersisyo. Okay naman yung pag-exercise pag malapit na tayong mga anak. So, it's good talaga yan na pag malapit na tayong mga anak, ay mag-ehersisyo tayo para pag mga anak na tayo ay hindi mahirap yung paglabas ng baby. Kasi, yung purpose din sa pag-ehersisyo dahil para yung, bale, mataas yung hangin mo pag mga anak ka na hindi ka mahirapan sa pag-push. Di ba? So, yan din ang isang reason na dapat tayong mag-ehersisyo pag malapit na tayong mga anak. Pero, bawal pa siya for our 3 months trimester. So, iwasan muna natin yan, guys. Dapat careful tayo mga mommies, lalo na sa mga first mommy dyan, nakatulad ko. So, we have to be careful. Yan, bawal mag-stress. So, yan talaga yung dapat gawin natin. Pang-apat na dapat talaga nating iwasan, lalo na pag tayo ay buntis, so iwasan na nating mag-apply ng mga pampaputi or mga gamit natin sa mukha natin na mga kanyan may chemical. Kasi it's bad for our baby sa ating tiyan. So, sa mga nagtitake ng mga pampaputi, yung mga may skincare na may halong chemical yung ano nila, so guys, dapat natin yung iwasan. Kasi hindi po yan maganda para sa ating baby. And yung mga tanning, mga ganyan. So, iwasan muna natin yan, guys, while we are pregnant. So, pwede na siguro natin yung gamitin pag mga nganak na tayo or for ilang months na siguro. Okay naman yung lotion gamitin. Okay lang. Basta, meron kasing ibang mommies na nag-allergy sila sa lotion. So, ayan, iwasan muna natin yung mga beauty products na pwedeng magbigay ng epekto sa baby natin kasi meron siyang mga chemicals. So, iwasan muna natin yan, guys. Next, pangkulay ng buhok. Ayan. Sa mga gusto mo magpakulay ng buhok, well, you're pregnant. So, guys, iwasan muna natin yan. Kasi yung chemical na nilalagay sa ating buhok na color is very bad sa health ng baby natin at sa atin na din. Kasi dalawa yung inaalagaan nating buhay, sarili natin at yung baby sa tiyan natin. So, ipagpaliban muna natin yung mga kulay-kulay sa buhok. Ganyan, oh. May kulay pa yung buhok ko. Pero, ayan, sooner or later, makapagpakulay ka din pag laki na yung baby mo or ganyan, kasi iwasan muna natin yan ngayon dahil very bad siya sa baby and sa atin na din kasi it's full of chemical, guys. So, diba, iwasan muna natin yung mga pagpaganda natin, pagpaputi, umiinom tayo ng mga pampaputi tapos nagpapakulay tayo ng buhok. So, iwasan natin yan, guys, for the safety of our baby and for our health na din. Ayan. Tip ko lang yan, guys, and advice ko lang yan. Nakuha ko lang din to sa research ko, base sa research ko. So, it's better naman na, diba, may alam ka kaysa wala ka talagang alam. So, ayan. I'm just sharing. So, next, pintura. Ayan. So, iwasan muna nating magpintura sa bahay, guys. Kasi, yung amoy ng pintura is nakakasama sa buntis. Ayan. Dahil nga, diba, yung pintura kasi, malakas kasi yung amoy ng pintura. And, meron kasi yung chemical, diba, guys? So, it's very bawal yan sa buntis na makaamoy yung buntis niyan. So, iwasan muna natin magpintura sa bahay. Soon na lang siguro pag okay na. Diba? So, ayan, base lang din yan sa research ko, guys, and it's up to you, basta bawal siya sa buntis, yung amoy ng pintura. Ayan. So, dito naman tayo sa bawal kainin ng buntis at inumin. Bawal kainin at inumin ng buntis. So, first is yung pag-inom ng kape. Oo. So, okay lang naman na uminom ng 200 milligram ng coffee. Bale, 2 cups a day. So, okay lang naman daw uminom ng 2 cups of coffee a day. Pero, hindi talaga siya nire-recommend, guys. Kasi, meron siyang caffeine. So, bawal siya dahil pwedeng yung bata is maapektuhan
So, hindi lang din kape guys, sa bawal din uminom ng tea. Kasi ang yung tea is meron din siyang caffeine. So, bawal tayong uminom ng sobrang caffeine pa tayo ay buntis. So, ayon sa eksperto, okay lang namang uminom ng 200 milligram or 2 cups a day ng coffee. Pero hindi talaga siya nire-recommenda. So, kagaya ko, minsan nagkikrave ako ng coffee. So, umiinom lang ako isang tasa tapos hindi ko pa maubos. Tapos yung milk, meron siyang milk, coffee plus milk. Oo, nilalagyan ko siya ng milk. So, ayan, iniiwasan ko na ngayong mag-coffee dahil nga I am pregnant. Sarap pa namang mag-coffee. Alam niyo naman guys, nagko-coffee ako kahit mainit kami ni mama. So, ayan, ngayon, iniiwasan ko ng mag-coffee. Kasi it's bad for baby. Ayan. So, next na bawal natin kainin is raw food. Yung mga hilaw na pagkain, lalo na yung isda, karne, mga raw food, mga ganyan. So bawal siya guys, while tayo ay buntis dahil meron siyang, nagdudulot siya ng bacteria na very bad sa ating health at kay baby. So, yung mga kinilaw, I miss kinilaw guys, it's my favorite. Pero, iiwasan ko lang muna siya ngayon dahil buntis ako at it's bad for baby. So, iwasan nuna natin yung mga ganyang pagkain because health is wealth. So, favorite ko pa naman yung kinilaw. Pero, soon na lang. Pakakain naman tayo niyan soon. Pag mga anak na tayo or ayan, diba? Pag okay na ang lahat. So, and next, alak. Very wrong. So, iwasan natin uminom ng alak, guys, diba? Pinapayo naman yan ng ating mga magulang pag tayo ay buntis or sa mga kakilala natin na bawal talaga uminom ng alak. Kasi sino ba namang buntis na inom ng alak? Masama yan, guys. Masama yan sa baby at sa kalusugan natin. Kasi it will cause the baby na defect, yung sanggol, merong ano. Tapos, paglabas ng baby is may problema sa puso. So, yan yung naidulot ng alak. Pag tayo ay uminom na, tayo ay buntis. So, guys, iwasan natin yung pag-inom ng alak. So, pag-inom ng alak ay dahilan din ng facial deformity ng sanggol. So, yan yung isang dahilan na dapat nating iwasan yung pag-inom ng alak. And then, yung intellectual na kakayahan ng bata. Siguro paglaki ng bata or pagsilang ng sanggol. So, meron talagang mga defect paglalabas yung bata pag hindi natin iiwasan yung alak. So, guys, it's better na iwasan talaga natin yung pag-inom ng alak while tayo ay nagbubuntis. Next naman ay mga unpasteurized dairy products like milk, fruits, fruit juice, mga ganyan. Hindi yan nire-recommend yung mga unpasteurized na product. Kasi, meron din yung mga bacteria, guys, na bawal sa buntis. So, okay lang naman yung gatas, yung ganyan. Basta hindi siya, hindi lang unpasteurized. So yung mga unpasteurized dairy product, gatas, cheese, fruit juice. Kasi matatagpuan din dyan yung mga iba't ibang klase ng bacteria. So, unpasteurized, I think yung mga, kagaya din ng raw food, yung hilaw, mga ganyan. So, it's prone of bacteria. Like salmonella, mga ganyan na bacteria, guys. I-research na lang. Basta mga bacteria na pwedeng makasama sa baby natin. So, next. Ayan. Malapit na tayo. Charot. So, next na dapat nating iwasan kainin ay junk foods. Ayan, junk foods. So, ang junk foods ay walang magandang hatid sa health natin, yung junk food. So, sa mga mahilig kumain ng junk foods, while you are pregnant, guys, iwasan muna natin yan while tayo ay nagbubuntis. So, kasi, it's very bad for the health. So, ang junk food kasi, guys, ay may mataas na calories, sugar, at added fat. So,
pwedeng magka-cause ng diabetes. And anong diabetes ang tawag dyan? Pag tayo ay buntis na nagka-diabetes, ang tawag dyan ay gestational diabetes. So, ayan, walang magandang na idudulot yung junk food sa ating katawan, guys. Lalo na kahit hindi tayo buntis, diba? So, pinagbabawal talagang kumain ng junk foods. Ako kumain muna ng junk foods. So, mga healthy foods lang dapat kainin natin wala tayo ay buntis, diba? So, the last but not the least, charot, iwasan natin, guys, yung pagtayo ng matagal o pag-upo ng matagal. Kasi, yung mga siguro yung katawan natin na ano. So, bawas sa buntis yung mapagod. So, ayan guys, iwasan natin yung mapagod tayo, ma-stress tayo, kasi bad talaga yan sa ating health at kay baby. So, it's better na maging ano tayo, alert to, maging iniisip lang natin yung baby, yung health natin, para tayo ay safety. Kasi dalawang buhay yung dinadala natin, sarili natin at yung baby sa sinapupunan natin. So, it's better to be careful and ganyan, maging ano ka, alert. So, ayan, thank you so much guys. Yan yung mga advices ko. Base lang din yan sa research ko and you can apply it for you sa mga new mommies dyan na katulad ko. Ayan, you can apply it guys and at least meron kayong learnings sa mga bawal at hindi dapat natin gawin while tayo ay buntis. So, this is my episode for today. Charot! This is my vlog for today, yung pag-share ko ng mga bawal at hindi dapat gawin ng buntis. So, thank you so much guys and I hope meron kayong natutunan sa aking videos ngayon kahit hindi buntis. So, I know meron nang naka-experience ng mga ganyan, yung mga bawal, yung mga tinuuhan pa sa mga katigulangan, so namanggit na, di ba? But namanggit sa duban yung limutuo. Ayan, so this is my research. So, thank you so much guys sa mga always nagsusupport sa aking vlog, nandyan pa rin palagi na nanonood at nagsasubscribe. Oh my gosh, lumalaki din naman yung subscriber ko. So, thank you so much guys. I hope you're still watching my vlog. So, I hope you're still supporting me. Nandyan pa rin kayo. Salamat. Maraming salamat guys. And kung wala kayo, wala din tong vlog ko. Kaya, I'm always pushing myself. I'm always pushing myself for my dreams and for our future baby. So, thank you dahil nandyan kayo. And God will bless you all guys. I love you all. So, thank you. And that's all for today. See you to my next vlog. Bye! And God is good all the time. All the time, God is good. Bye-bye!